Blangko pa rin ang mga pulis sa motibo at posibleng nasa likod ng pagpatay sa dalawang college students sa Rodriguez, Rizal. Natagpuan ang bangkay ng magkasintahan na may mga saksak at nakagapos pa. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am Jess, wala pa rin maiturong sospek ang Rodriguez PNP sa pagpatay sa magkasintang estudyante na sina Charmaine Villarias at John Vincent Umiten, na mga bangkay ay natagpuan sa tuktok ng isang burol di kalayuan mula sa kanilang paaralan. Patuloy ang pangangalap ng ebidensya ng mga pulis para matukoy kung sino ang pumatay at gumahasa sa 21 anyos na estudyanteng si Charmaine Villarias at ang pumatay sa nobyo niyang si John Vincent Umiten. Base sa investigasyon ng PNP, huling namataan ng kanilang mga kaklase ang dalawa Martes ng hapon sa kanilang paaralan. May gagawin sigurong assignment. Then posible after dun sa nagpunta nila sa shop na yon at pumaniko sila dun sa lugar na yon. Kahapon bandang tanghali natagpuan silang patay, nakagapos sa mga paa at kamay. Si John Vincent may dalawang saksak sa katawan. Si Charmaine, wala na ang pambabang saplot at ang bahagi ng uniforme nakapalupot sa kanyang leeg. Sa madabong bahagi ng burol kung saan tanaw ang buong bayan ng Rodriguez, natagpuan silang magkatabing patay. Yung mga magkasintahan talagang dito nagpupunta para mag-relax. Hindi ko alam yung ibang intention nila pero ngayon lang ako nakapunta pero yung view yung gusto ko mapuntahan dito. Pero okay din kasi dito para kumain. Sinuri na rin ng mga pulis ang mga CCTV sa mga kalapit na establishmento para matukoy kung nakita ang mga biktima at kung may sumusunod sa kanila. Ilang kaklase ng mga biktima ang nagpunta kanina sa lugar para makiramay. Third year college na sina Charmaine at John Vincent na kumukuha ng kursong information technology. Gagraduate na sana si Charmaine sa susunod na taon. Sabi ko sa kanya, sige, basta yung tandaan mo pagkatapos ng klase mo, uwi ka agad. Yun ang sabi ko sa kanya. Eh, ang hirap nga po pigilan eh. Ma'am Jess, sa pinakahuling impormasyong nakalap ng Rodriguez PNP ay napag-alaman nilang ilang beses na rin nagkakaroon ng pang-hold up dun sa nasabing lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng dalawang estudyante. Yun nga lang, wala daw nagre-report sa kapulisan tungkol sa mga insidenteng ito kung saan ang karamihan na ng mga nabibiktima ay pawang mga estudyante. Ma'am Jess. Ngayon ang mahirap, no, Chino? On hindsight na lang lahat, eh. Pero kung dati pang na-establish na medyo crime-prone yung lugar na yan, sana may warning man lang o naglagay ng mas mahigpit na seguridad para wala ng mga nabiktima pa. Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Hindi tayo nabigyan ng pagkakataon na makausap itong mga opisyal ng barangay dyan sa barangay San Jose, no, kung saan nangyari nga yung krimen. Pero batay na rin sa mga pulis na ating nakausap, na pag-alaman nila na yung mga insidente o serya ng mga pang-hold up, nagsusumbong rin naman pala yung mga estudyante. Hindi lang sa pulis, kundi dun pala sa barangay kung saan na nangyari yung krimen. Pero sa hindi pa malamang dahilan ay parang hindi ito na-report sa PNP, no, kung kaya't hindi nabantayan ng husto. Ma'am Jess. Ito naman, Chino, malinaw yung motive ba? Ano ba to? Rape, robbery, walang kinalaman sa iba pang krimen. Imposibleng drug-related siguro ito, Chino. Ganun ba yon? Alam mo, Ma'am Jess, wala pang motibo na lumilitaw, no, o nakikita itong mga investigador ng Rodriguez PNP. Bagamat medyo kumikiling sila doon sa parang anggulong paring robbery talaga ang pinag-ugatan nito, no, dahil nga number one yung serye ng mga pang-hold up diyan sa nasabing lugar na madalas tambayan nga ng mga estudyante o di kaya mga lovers, no, sinasabi parang lovers place to yon, inaakyat talaga ng mga magkasintahan. So ang anggulong ito at yung previous incidents, yan din daw ang maaring magturo kung sino yung maaring pwedeng pagtuunan ng pansin ng investigasyon, no? May sinasabi na nga silang meron na silang person o persons of interest na maaring konektado nga dun sa mga nakaraang insidente ng pang-hold up sa lugar. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.